face in your face. Hello everyone, it's me again, Juno. And before I start again, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and ring the notification bell and comment below kung may mga gusto kayong itanong or kung gusto nyo meron kayong gawin ko for next vlog about Cyprus. So ngayon, about dito muna tayo. So may nagtanong po sa akin at may nag-comment po about sa human rights kasi nabanggit ko nga po nung huli na sila yung nakatulong sa akin. So, ngayong vlog na ito is all about the human rights. Isishare ko sa inyo kung ano ba yung naitulong ng human rights at paano nila nagawa na malutas ko yung case ko. Yun yung isishare ko ngayong araw na ito. Pagpasok ko po ng Minoya, 1 week po muna ako nagstay sa loob. And ang ginagawa po nila sa akin is kinakausap nila ako lagi. Ako, pinapatawag po kami pag may kailangan sila sa amin. Pinapatawag nila kami sa baba. And then, kung may mga lawyers, ganun, pinapatawag din. So, in my case po, is nung araw ng deportation ko nga po, na sabi ko nga po dun sa vlog ko na araw ng deportation ko, yun lang yung time na trinay ko na tawagan yung human rights. Kasi wala na po akong choice. Kasi po, trinay ko pong mag-send ng email sa KISA. Nag-try din po ako nag-email sa immigration para matulungan ako. And sa Caritas, na-try ko din po. Pero hindi po sila nag-feedback. Wala pong feedback na nangyari sa akin nun. So, meron akong friend sa loob at sabi niya sa akin, sige, itry mo tong human rights. Kasi nga, may nag-advise daw sa kanya na mas maganda daw po yung mga non-government organization. Non-government organization din naman po yung Caritas and Red Cross and KISA, ang problema nga po is magkoconnecta po sila. Connect-connect po sila ng through immigration. Kaya parang, kumbaga is, kampi-kampi po sila. Yun yung pinaka-simple na explain ko po. Kampi-kampi po yung mga grupo na yun. Yung mga organization na yun is kampi po sila. Chain sila, chain. Pero, pagdating sa human rights, hindi po sila chain. Yun yung maganda dun. And, nung the day na tinawagan ko po sila, is nag-feedback agad, sinagot po agad ako. And ang sabi po niya sa akin is yung ombudsman po si, yung nakausap po, siya mismo po. So yung sa human rights, ombudsman. So siya po yung ombudsman dito sa Cyprus. So siya po mismo yung natawagan ko nung araw na yun. And number po talaga niya yung na-contact. And sinagot po niya ako kasi talagang hindi ko tinagilan nung araw na yun kasi nga paalis na po ako. And wala po akong balak umalis dito sa Cyprus. Kasi, chance opportunity na to, trabaho dito. And then, uwi pa ako ng Pinas. Yun yung nasa isip ko. Yun na nga po, mismong ombudsman yung natawagan ko. And, the good things is, sinagot po niya ako nung araw na yon. And, tinanong niya po ako kung anong nangyari sa akin. Yun ang una niya sinabi, anong nangyari sa'yo? Anong pangalan mo? So, binigay ko yung pangalan ko, binigay ko yung tag number ko. And then, nagkwento nga ako sa kanya. Ang nirason ko po is, yung binibiro niya ako na tinututukan niya ako ng baril 2 times. So, hindi lang 2 times, 3 times din. Pero, yun na yung ginawa kong reason para mapabilis lang at para magkaroon siya ng concern sa akin. And then, yun na nga. Siguro yun yung reason. Kasi ang sabi niya sa akin, ang huling sabi niya sa akin is, hindi daw siya sure kung matutulungan niya ako. Pero, gagawa daw po siya ng paraan para hindi ako mapadeport. Yun nga po yung sinabi ko. Ang tinanong din niya kung sino ang amo ko, sinabi ko po yung pangalan ng amo ko. Kaya siguro na pagtanto niya kung sino yung taong yun. Or pinagtanong-tanong niya ng ganun agad mismo, nag-investigate siya quickly. And then, yun nga po, hindi po ako natuloy ng deportation. So, nabalik po ako sa Minoya. After nun, the next 2 days, may pumuntang lawyer sa akin. So, babae po yung lawyer ko. Actually, dalawa sila, pero yung isa lang po yung pumunta sa akin. And then, binigay ko lahat ng details, nagkwento ako kung ano nangyari sa akin, bakit ko nagawa yung mga bagay na yun, in-explain ko po lahat. Simula po sa first employer ko hanggang sa, dito nga sa pangalawang employer ko. Sinabi ko po lahat kung nangyari. As in, wala po akong, hindi walang kasinungaling, walang halong isang kasinungalingan yung sinabi ko sa kanya. Kasi, seryoso na yun, seryosong cases, kaya, nga ako, lumaban. Yun nga, binigay yung reason ko, humingi ako ng protection, humingi ako ng guide sa kanila kung ano mga gagawin ko, ganun, huwag daw ako matakot, sabi ng human rights, gagawin daw nila ng paraan. And then, yun lang,
matawag sila, kung inakamusta ko, kamusta ka na. Pag tinanong ko naman about sa case ko, nag-i-investigate, yun lang yung sinasabi nila lagi. They're investigating. Ganun lang yung sinasabi nila. So, yun na nga. So, nung araw na tumawag din ako, nung huling araw na tumawag ako sa kanila na nag-update ako, is yun din yung araw na nakalabas ako. Yun yung maganda sa human rights. Hindi na nila sa akin sinabi kung ano pa, no? So, pero nung nakalabas ako, tumawag pa sila. Kasi, in-explain nila sa akin na huwag ka mag-alala, clear yung record mo. Pinalinis talaga nila yung record ko. As in, linis na linis daw sa record dito. So, that is the good thing po. Once na humingi kayo ng tulong sa human rights, is malinis po. Pag alam nilang may laban ka at kaya na ipanalo yung case mo, malinis ang record mo dito sa bansang ito. Dito sa Cyprus, ha? I'm talking about Cyprus. So, malinis po yung record mo. Lilinisin nila pag nanalo kayo sa case. Walang makikitang, kunyari, nagpunta kayo ng airport mo, kayo ng police clearance, ganyan. Clear po lahat. As in, wala po kayong kasalanan. Pero, noted ko po, marami po doon sa loob ng Minoya ang hindi nila kayang tulungan. Bakit po? Kasi, example na lang po. Bawal po kasi dito ang magtrabaho sa labas. So, yun yung problema dito. Number one problem is, bawal po kami mag-part-time. Illegal po ang part-time dito. And masyado po silang mahigpit sa part-time kasi kung yung police, imahuli po kayo or immigration, may pera po kasi, may pondo po kasi sila sa government and may pondo rin po sa amin. Yung bank guarantee namin, pwede nilang gamitin yun ay pauwi sa Pinas. So, sariling pera rin namin yung ginagamit ng mga government dito. Kaya, talagang malakas ang loob nila. Malakas ang loob nila na magpauwi, magpa-deport ng mga katulad namin, mga Pipina, Nepal, ganyan. Dahil po sa contract. And, minsan nag-aaway pa ang employer tsaka ng mga police. Dahil yan sa mga makukuha sila, yung Pinay, umuwi nang walang-wala. Pero dito, nagsisiesta ang mga amo, nagsisiesta ang mga police, nag-aagawan sa pera na pinaghirapan ng Pilipina. Nangyayari po yan dito, totoo po yan. And, eto pa. Mga ba'y sasabihin ko? And, yun nga. Example na lang. Nag-part-time. Example ko yung sarili ko, kunyari. Example lang. May amo ako, pero natatapos ka ng maaga, magpa-part-time ka ngayon sa labas. Eh, minalas po. Kunyari, minalas ka. May nakakita sa'yo ngayon na police or immigration. Immigration, kasi minsan po, most of the time, immigration dito sa bawat area, nagro-ronda. So, pag minalas-malas ka at nakita ka nila, obserbahan ka po nila ng 1 month. 1 month ka nilang iniimbestigahan bago po ikaw hulihin. Kailangan makakuha sila ng exact and constant na report na I say ano na to, nagpa-part-time dito, yung gano'n sa ibang bahay. Tsaka kanila huhulihin. Gagawa nila ng paraan para mahuli ka. Nakalista ka sa kanila eh. Minsan yung iba, pasakay ng bus stop. Sa bus stop, mostly dami na huhuli dito. I-approach ka lang kasi sinundang ka na. Nag-part-time ka gano'n. Mga, minsan din naman, kapwa Pilipina, nagsusumbong kasi inggit. Ganun po yung nangyayari na inggit sila, nagsusumbong sila, ganun. Para lang mapauwi yung kapwa Pilipino nila, Pilipina. Nangyayari din po yan dito. So, ganun nga po na, sumbungan. So, pag mga ganun na nahuli kayo, alam nyo na illegal yun. Mostly kasi na nasa Minoya, nahuling nagpa-part-time. Ngayon, mas pinili nilang pumunta sa Minoya. Ang problema kasi sa Minoya is, at saka sa human rights, pag alam po nila na wala kang laban at illegal ang ginawa mo, hindi kanila kayang tulungan. Yun yung pangit doon. Pero, may huling alas po kayo. Doon sa mga nahuli na nasa loob ng Minoya, ang huling alas nyo po is, bibigyan kanila ng chance na hindi mapadeport. Pero, gawan mo ng paraan na makahanap ka ng employer sa labas, natatanggapin ka at silang kukuha sa'yo sa Minoya. Ito po eh, give and take na po to sa inyo. Kumbaga, binigyan ko na po kayo ng isang tulong para magka-ideya po kayo. Once na nasa Minoya po kayo, pwede po kayong maghanap ng employer sa labas na kaya po kayong tanggapin ng buong-buo. And, papayagan po kayo and maku-close po yung case mo. Once na yung employer na yun, is willing kang kunin mismo dun sa loob ng Minoya. Katulong mo yung human rights. Ikaklaro ka po nila dun. Kung may ganun pong, may magandang loob na tutulong sa inyo. Or kung may lawyer kayo sa labas, may friend kayo na kayang lawyer, na makatulong sa inyo. Yung lawyer may ipagtulungan sa human rights. At human rights, bigyan ka ng bagong lawyer para ikaw mismo, may friend ka sa labas, hanap ka ng employer, yung friend mo yung mag-explain doon sa employer na ito, ganyan-ganyan.
na, depende na lang nga po sa pag-iisip ng amo kung kaya kanyang tanggapin. Ganun po yung huling alas doon sa loob ng Minuya. Iba, pero po sa case ko kasi iba. Yun nga po. Minsan naman po, ang nakita ko po doon sa loob ng Minuya, lahat po kami doon umingi ng tulong sa human rights. Pero, ako napauwi ako. Yung isa naman doon na case na napalabas din is from the airport. Mga nahuhuli sa airport na blackmail sila dito papasok sa Cyprus. So, inilaban nila na wala silang mali. Siguro may mali din sila or sinadya nila makapasok dito. Pero, pagalingan eh. ang laban po sa Minoy is pagalingan kayo na sa human rights and sa mga lawyer, pagalingan kayo mag-explain. Kung magaling kayo mag-explain, magaling kayong lumaban sa laban ng mga kaso na ganito, lakas ang loob nyo, hindi kayo pabago-bago ng mga paano kayo magsalita. Naka-straight lang kayo doon, as in straight lang kayo kung anong tatahakin nyo, doon lang. At laging lahat ng binitawan yung salita, kailangan yung tandaan. Kasi in the end, itatanong po ulit sa inyo yan. Ganun yung nangyari sa akin. So, the same pa rin. And yun nga po, human rights. So, yun po. So, yun po ah, binigyan ko kayo ng technique. Yung mga nasa loob ng Minuya, may chance po kayo na maghanap ng employer sa labas. Habang nandyan po kayo sa loob, maghanap po kayo ng employer sa labas na tatanggap, na kukuha mismo sa inyo sa Minuya. Yun po yung last chance dyan. Yun po yung ang alam ko noon ah, noon. Pero I think hanggang ngayon, kaya ang gawin niya ng human rights and sa Minuya. Pero kung wala ka na talagang chance at hindi ka makahanap, is deportation po talaga. Ito po, huwag po kayong magagalit sa akin ha. Kasi mostly, prangkahan na lang to. So, totoong nangyayari in reality eh. Pag nasa loob po ng Minuya, alam nyo, kasal kayo, kumbaga kasal kayo sa Pinas, tapos pinipilit yung maghanap ng magpapakasal dito. Ang hirap din po nun. Kaya po, yung iba tumatagal sa loob. Kasi kailangan naghanap sila ng matanda. Basta matanda, babayaran. Minsan may mga Vietnamese na gano'n, Nepal gano'n. Gahanap sila ng matanda para lang asawahin ultimatum mga single. Ultimatum na papakasal yung sa lawyer. Lawyer din mismo nag-aasikaso para lang makalabas sila sa detention sa Minuya. So, isa din yun sa mga way para makalabas sila at makapag-stay dito sa Cyprus. Nagpapakasal po sila sa matatanda. Ganun, nagbabayad sila. Meron din mga Pilipinang gumagawa nung makalabas lang sila. Kasi malaking ano sa kanila yun eh. Chance sa kanila na makapag-stay nga dito at makalabas sa detention at hindi sila ma-deport. Yun. Yun po. So, yun na po yung mga technique. Magpapakasal, pero I am against on it. Kasi parang... Pero ganun nga po. Depende po sa ano natin eh. Sa sarili natin. Kung single ka naman, why not nga? Diba? Kapit patalim nga po yung tawag dun. Pero in my case, is nilaban ko yung kaso ko. Kahit alam ko, alanganin ako, natatakot ako kasi malaking tao yung kaaway ko. Pero ginawan ko po ng paraan. At hindi naman illegal yung ginawa ko. Kumbaga inilaman ko hindi siya illegal. Pero yun nga po, pag sinabi ko nga po sa inyo na illegal kayo at nahuli kayong illegal na nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibang bahay at hindi sa mismong amo nyo, ay mahirap nga po talaga ilaban yun. So ang magandang choice nga po dun is hanap kayo ng employer sa labas. Yun po. And yun nga po, nakalabas na po ako and after ko po makalabas at nakahanap po ako ng bagong employer, pangatlong employer, pangatlong amo, sunod-sunod din po ang interview sa akin at investigation ang nangyari. Iba't ibang klaseng pulis ang pumupunta sa bahay ng pangatlong amo. Ini-interview po nila ako. Paulit-ulit na lang na interview. Wala nang ginawa pero wala silang mahihitad sa akin kasi yun at yun lang din ang sasabihin ko. Hindi ako nagbabago ng statement ko. Yun nga. So, pero yung humahawak na pulis sa akin is hindi taga dito sa ibang area. Kasi nga, nalaman nila na dalawang area yung hawak niya. So, hindi nila pinayagan na yun ang hawak sa akin. And bawat pulis na nag-interview sa akin at kumukuha ng mga details, tinatawag ko po yun sa human rights. So, wala po akong pinalampas dun. Pangalan ng pulis, saan sila, anong station nila, lahat po yun, nireport ko po yun sa human rights, sa lawyer ko, lahat-lahat. And one time, nag-investigate din po sila ulit. Second investigation na nalaman ko po, mismo ombudsman ang nagsabi sa akin. Sabi niya sa akin, wag na daw po ako tatanggap ng interview sa mga pulis. Kasi daw po, pulis po, yun po ay hawak ng dati kong amo. O, di ba po, grabe.
grabe ka, mapya yung ginawa ng amo. Hindi pa siya talaga nakontento sa akin. Yun po. Pero, nung huli na may pulis ulit, tinanong ko kung taga saan sila. Sabi lang nila doon sa lugar na yun, sa area na yun. Pero nakiusap po ako na tama na yung interview. Kasi lahat na ibigay ko at wala silang makukuha sa akin. Trabahador lang ako dito, helper lang ako. And wala siya. Ang hinihiling ko lang talaga at hiniling ko lang, kung maibabalik niya po yung mga gamit ko, okay. Kung hindi, okay din naman sa akin. Pero kaya sabi ko nga, sinulat ko po talaga, may written report po ako. Pinirmahan ko yun. At sinend ko din po sa human rights at human rights ang mag-aano sa kanila na kailangan ko ng protection habang nandito ako sa Cyprus. Hindi po siya pwedeng lumapit sa akin. Hindi siya pwedeng lumapit na ganito na kakausapin ako. Hindi po pwede. Iyon yung ano ko. Tsaka, ayokong... Kumbaga, ano bang tawag dun? Basta may meters, 50 meters away, ganun. Pero kung accidentally na nagkabangga is, or nandyan siya, nasa isang lugar kami, okay lang, maintindihan ako. Pero kung mag-a-approach siya sa akin, lalayuan ko siya. Yun ang gagawin ko. Kasi yun yung hiningi kong protection sa human rights. Pwede rin po kayong humingi ng protection sa kanila. Yun po yung the best kasi. Ang human rights po is para po sa atin, mga domestic helper. So, most prioritized po ng human rights is other countries. Wala po silang kinikilingan. Against po sila sa mga, against po sila sa government, mga office, mga, ano ba itong tawag? Basta pag mga anti-government sila, ano, so mas prioritize nila mga tao, mga citizens talaga. So yun nga po. So may laban po talaga ako doon. Kaya napanalo ko po yung case. So I'm so happy na nalampasan ko lahat ng hirap sa loob. At yung especially yung mental, emotionally, as in anxiety, depression, lahat nalampasan ko po yun. Pero yung depression po is hindi agad-agad nawawala. Tsaka yung trauma is nandiyan. May time po na pumilakita akong pulis, nagsishake ako. Ganon. So, pero inutay-utay ko siya na ma-accept. Na inintindi yung mga sarili ko. Inintindi ko talaga yung sarili ko ng maayos. Mahirap mag-adjust, pero nakaya ko. Yan. Strong mind lang talaga, lagi. And hindi dapat pinababayaan yung sarili. Kumain, ganon. Kung hindi ka makakain, kasi mayroong mga na-depress, na-stress na hindi nakakain. Ako hindi ako nakakain. So, minsan, nire-reverse ko siya. So, kumakain ako kahit ayaw ko. kakain ako. Sabi ko sa sarili, kakain ako. Kasi mahirap po dito sa abroad pag nagutuman ka. Tapos yung isip ko natin is, walang tigil sa kakaisip. Pamilya, pina, sarili mo, sahod, amo, yung paligid mo, lahat iisipin mo po. So, yun. So, yun nga po. Sana po is nag-enjoy po kayo sa share ko and about sa human rights. So, ilalagay ko na lang po sa link dito kung mahanap ko yung website nila. Kasi yung alam ko po is binago nila. So, is search ko po yun and then I will put the link sa baba kasi para po mahanap nyo din and try nyo po kung may mga kaibigan kayo na nasa loob na Minoya is try nyo rin po i-give yung contact nila and sila na po mag-uusap nyo. So, yun po. Salamat po sa lahat and don't forget to subscribe and hit the notification bell and comment down below. Like my videos and see you po again sa next vlog ko. Thank you, salamat po. It's me again, Juna. Bye!